Hello, hello guys! Isa ka bang OFW? Dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin dito sa cellphone mo bago ka umuwi sa pamilya mo para enjoy ang iyong bakasyon at walang problemang mangyari. Okay, panoorin mo after ng intro. Hello, hello, hello guys! Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. At kung bago lang dito, huwag mong kakalimutan mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bagong video. And follow ang ating Facebook page guys, okay? Para updated ka sa mga bagong video natin at mga tutorial, okay? Tuturuan ko ngayon kayo guys at ito ay alam kong kailangan nyong malaman bago kayo umuwi sa Pilipinas. Yan. Kailangan alam nyo ito guys, ikaw na gumagamit ng cellphone, kahit anong klaseng cellphone. Yan. Mahal natin ang ating pamilya, pero mag-iingat tayo sa ating pag-uwi kasi hindi natin alam na meron tayong nagagawang hindi rin natin gusto, pero kusa siyang dumadating, kusa siyang may nagsisin sa iyo, mga picture na hindi maganda, may nagsisin sa iyo ng mga video na hindi maganda. Ngayon ay Na-delete naman natin, pero hindi natin alam. Yun ang alam mo, na na-delete mo na, pero hindi natin alam na hindi pa pala siya na-delete ng tuluyan guys. Yun ang ituturo ko sa inyo ngayon, kung paano siya tuluyan ng ma-delete. Kasi ayaw mo naman mag-backreset ng iyong cellphone kasi nga may purpose ka. Meron ka rin purpose kung bakit hindi mo siya i-backreset yung cellphone mo, kasi yung Facebook, yung Gmail, hindi mo alam yung password. Kaya kung ibabakasit mo siya, totally lahat yun, zero talaga. Pero hindi mo na ngayon mabubuksan yung iyong Facebook or yung iyong Gmail. Kaya ayaw mo ngayon siyang ibakasit. Kaya ang ginagawa mo na lang, yung mga picture, yung mga video, mga screenshot mo, ay dinedelete mo na lang. Pero yun ang alam mo, dinedelete mo na siya. At isa pa guys, mayroon pa akong ituturo na rin sa inyo na alam kong mayroon pa rin hindi nakakaalam ng ganito, na nagtataka ka bakit pagkakuha mo ng picture ng ganyan, pagkakuha mo ng ganyan, nag-video ka, nagtataka ka bakit nasa Googles na yung iyong mga picture, yung iyong mga video. Kaya ito ang ituturo ko sa iyo guys, bakit siya napupunta doon nang hindi mo alam. Kasi nga guys, ganito, pag bumili ka ng bagong cellphone, diba, bumili ka ng bagong cellphone. Ngayon, siyempre, bubuksan mo siya. Pagkabukas mo niyan, mag-welcome diyan, ganyan, kung anong unit man ng iyong cellphone. Tapos, English, Wi-Fi, Googles. Kung mayroon ka ng Googles na account, ilalagin mo doon. Sorry. Tapos, ngayon, hindi mo napapansin, may nakalagay diyan mga agree, diba? May mga agree diyan. I-agree mo na lang yan, hindi mo na siya napapansin. Tuloy ka na lang ng tuloy ng agree para madali siyang ma-open. Tapos, finish. Okay, akala ko finish na. Yan, picture ka diyan, gawa ka na kung ano-ano mga ginagawa mo sa picture mo, sa video mo. Pero hindi mo alam, nandun na pala siya sa Googles, nasa network na siya pumapasok. Kaya yung iba guys, hindi nila na iisip bakit nagkakaroon sila ng tinatawag na video scandal. Bad word man, pero kailangan ko sabihin para makaingat din kayo. Kasi nga, minsan hindi natin alam, naka-open yung ating backup. Google backup. Yun ang ituturo ko rin sa inyo guys pagkatapos nitong kung na ito. Yun din ang ituturo ko sa inyo kung paano mo siya hindi i-open o paano mo siya i-off. Baka hindi mo pa alam ito. Yari ka pag-uwi mo. Imbis na masaya yung bakasyon mo, hindi na kasi magagalit na yung asawa mo. At unang-una, kung sino ang hawak ng cellphone mo, hindi asawa mo ang hawak ng cellphone mo. Pagdating mo, ang hawak ng cellphone mo, anak mo, ang ganda papa ng cellphone mo, mama, ang ganda ng cellphone mo, sasabihin sa'yo ng ganon. Ngayon, simpre, anak mo lang na yun, pagkakatiwalaan mo, bibigay mo ganon, maglalaro siya dyan, hindi natin alam na kung ano-ano na yung napindot doon, nakita niya kung yung ano yung mga pinagdidelete mo, may na-upload ka na pala sa Googles na hindi mo alam kasi nga doon siya maglalaro o mag-open ng browser. Yun ang mahirap guys, kaya dapat alam mo to. Yan ang ituturo ko sa iyo ngayon. Hello guys, welcome back to my tutorial. Ayan, ito guys pala ay hindi lang para sa mga OFW, basta sa mga gumagamit ng cellphone na
mga ganito, tapos gusto mong saka yung mga anak natin mahilig maging hiram ng mga cellphone natin, kailangan ingatan natin yung ang mga bata para hindi sila kung ano man yung masabi sa inyo. Kaya dapat alam mo ito, guys. Pupunta tayo ngayon sa photo, tapos magdi-delete tayo ng mga gusto mong i-delete. Halimbawa ayan ganyan, magdi-delete ka ngayon, i-delete mo ngayon siya. Ang akala mo talaga na-delete mo na siya, yan, akala mo na-delete mo na siya, pero hindi pa yung, guys. Iyan ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya makikita at tuluyan na siyang madi-delete. Okay, punta ka ngayon sa album, yan. Tapos dito ka na sa album, itaas mo siya ng itaas, guys. Itaas mo siya ng itaas. May nakikita kayo sa baba, guys. Yan, nasa baba na yan. Meron pa yan dyan, nakalagay na. Nandyan na pupunta yung lahat na mga dinidelete mong picture. Pindutin mo yan, guys. Nandito lahat yung mga dinidelete mong picture. Ayan. Napakarami yan, guys, na mga dinidelete mo. Na hindi mo naman inaasahan, akala mo na na-delete na siya. Katulad itong sa akin, nasa 141 picture, tapos 50 na video. Ganon siya kadami, guys. Baka mayroon kang isa dyan na pinanood na hindi magugustuhan ng asawa mo o hindi magugustuhan ng mga anak mo. Kaya mas maganda niyan, guys, pumunta ka ngayon dito sa taas. Ito. Pindutin mo yung edit. Tapos dito sa baba, guys, may nakalagay na delete all. Yan. Kahit hindi mo na yan pindutin isa-isa, kasi mas marami yan, hindi mo na yan maubusan ka na rin ng oras niyan. Pero dito na lang, guys, kasi hindi mo na siya kailangan. Kailangan mo na siya talagang mawala. Kaya pumunta ka ngayon dito sa delete all. Ayan. Pindutin mo yan. Tapos yan yung di-delete mo, 191 items. Lahat yan, guys. Delete mo ngayon yan. Yan. Yan ang tunay na wala ka nang, wala na siyang ebidensya na mayroon kang ka-screenshot or mayroon kang may nagpapasa sa'yo ng mga picture na hindi maganda, video na hindi maganda, na akala mo ay na-delete mo na. Okay. Ngayon, guys, ituturo ko naman sa inyo yun sa Googles. Ayan. Close na natin yan. Yung ating photos, close na natin yan yung ating sa mga picture na dinilit mo. Ngayon, yung sa backup naman ang ituturo ko ngayon sa inyo, guys. Yan. Ito yung sa backup na hindi mo alam bakit ka nagkaroon ka ng scandal. Bad word naman siya, pero kailangan kong sabihin para at least maka ingat kayo, okay? Punta tayo sa setting. Punta tayo sa setting ng ating cellphone. Hanapin natin dito yung Google. Ito, guys, yung Google na yan. Hanapin nyo yan sa cellphone nyo, kahit anong cellphone meron yan. Tapos pindutin mo yan ngayon. Yan. Tapos makikita nyo ito, guys. Backup. Yan. Pindutin nyo yung backup. Tapos ito, guys. Yan. Ito ang wag na wag mong i-open. Or kung naka-open naman siya, i-off mo siya. I-off mo siya dito. Diba? Nakaunang ganyan. I-off mo yan siya. Tapos kung hindi pa naman talaga naka-open, not now ka na lang. Kasi nakapunta ka na dito, di not now ka na lang. Huwag mong i-open ito para yung mga picture mo or yung mga video mo na binibidyo mo sa sarili mo na para naman sa hindi naman maganda, pero napupunta siya sa network, pumapasok siya sa network, guys, pumapasok siya dito sa Googles. Kaya minsan iniisip natin na may nagpapakalat ng ating picture, mayroong nagpapakalat ng ating video, pero hindi natin alam tayo rin pala yung gumagawa nang hindi natin na isip na tayo rin pala yung gumagawa. Ayun lang, guys, sana nakuha mo yung aking tutorial. Sana ay may natutunan kayong mga gumagamit ng cellphone na mga ganitong mga cellphone, hindi yung dikipad, kasi sa dikipad wala naman talaga yung pwedeng itago doon dahil wala naman siyang camera. Para lang sa mga ganito ito, guys. Basta sa lahat ng gumagamit ng mga ganitong cellphone, mag-ingat po tayo. Okay? Maraming salamat. Sana nakuha mo yung aking tutorial. At kung may natutunan ka naman, please pa-subscribe and follow ang ating Facebook page. Maraming salamat. Bye-bye and ingat. Enjoy your vacation. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Ingat po. God bless.